guys! Welcome back to our channel! Hello, madlang people! Mabuhay! Magandang araw, mga katagay! Bale, huminto nga po pala kami dito sa may tindahan sa Cebol nga po pala. Ito, bumili kasi si Taba ng pagkain ng baboy. Tapos, ayan nga, papanayan chika ko kay Bunso. May chika ko na mga katagay at huling araw niya nakakuya ng pagiging support. At finally, nandito na nga po pala kami sa may talbak sa Cobalt Court. Nakangiti ka! Hindi masakit, Bunso? Bunso, yun ang chinelas mo! Ayun o! Taba at matapan, hindi naman umiyak. Padala-dala yung brief niya. Masakit na ba? Masakit na? Hindi ba? Hindi daw siya nakasigaw doon eh. Sabi ng doktor, oh ikaw ano kinatawa mo, tapos na. Tatawa-tawa ka ba? Bunso, magpalda ka na lang. Ay, yung balat pala yung tinay eh. Yung pangyay. Masakit pa gano'n? Yung tinay, yung pangkawit na gano'n. Yung sipalahaw na. Umuya ka ba? Hindi. At eto na nga mga katagay, syempre hindi naman tayo makakatapos ng isang araw na hindi na naman tayo magluluto. Lutong ala chamba. Nakakatamad pa kasing tumingin sa recipe book mga katagay, o diba? O pag samasamahin mo at pag naluto naman yan eh, okay na. Ang importante, makakain, diba? Yung tipong nagluto ka ng ulam tapos hindi mo alam kung anong luto yung nagawa mo, ay the best. Pinagsama-sama na nga lang pala mga katagay tapos haluin ang haluin hanggang sa maluto, ganun din yun. Abay pag kumain naman mga katagay, maghahalo-halo na rin yan sa tiyan. Uwi nga lang pala kami mga katagay sa DRT kasi nga si Bunso ay kailangang ipatuli. At dahil tuli na nga mga katagay, o oh, diba, binata na pwede naman ligaw. Pakita ko nga pala mga katagay sa inyo itong daan na ito. Papunta ito ng banal na bundok. Hindi ko po sure kung anong lugar na ito. Ewan, bobo kasi talaga ako sa mga lugar-lugar eh. At ito na nga mga katagay ang naging bunga ng madalas na pag-ulan. Ay, yung kalsada ay naghiwalay baga. Yung kalahati ay bumaba. O, diba? Napaka-delikado nyan para sa mga bumabiyahe talaga. Buti na lang ginawa nila ng paraan. Para naman mahalata agad na ganun yung daan. Flex ko nga rin pala mga katagay itong mga solar na ito. O, diba? Ang tataas. Ang ganda-ganda niyan mga katagay. Napakaliwanag ng bumiyahe dito lalo na kapag gabi. Basta kapag galing ka sa amin, meron ng mga ganyan. Hindi ko alam kung saan nag-start yan. Tapos ang end yan mga katagay is doon na nga sa may gawing biyak na bato. Pero diba ayos na kasi nga mapuno sa daan. Lalo na kapag gabi madilim. Eto nga pala mga katagay ang gawain ko kapag nagpapaantok ako. Nagpiprint ako mga katagay at saka gumagawa ako ng tar papel. Kahit mga katagay wala pa ako sa public school, ay talagang pinaglalaanan ko talaga ng oras yan. Ayoko kasi mga katagay nang nararush ako kaya kahit matagal pa man, diba, malay mo mapasok ako sa public school o diba, meron akong gagamitin. Napakarami ko na nga palang mga nagagawang tar papel dito mga katagay. Isa sa mga pangarap ko nga mga katagay ay magkaroon ako ng library sa sarili kong bahay o diba, bongga. At sinabi ko na nga pala mga katagay yung kay Taba na gusto ko talaga ka kung magkaroon ng library sa bahay. Ay, bolti na lang talaga, supportive ang lolo nyo. Ayos lang naman mga katagay kay Taba kasi nga marami na rin akong aklat sa bahay. Sabi ko nga sa sarili ko mga katagay, siguro kapag napunta ko ng public school, yung aking mini library, nako, ang daming aklat nun. Kasi naman mga katagay, may time talaga na sinisipag akong magbasa. Minsan naman, wala ako sa mood magbasa, ganun. Basta gusto ko kapag naibigan ko magbasa, may nakaready na akong materials. Hanggang sa songbook mga katagay, napakarami kong
yung collection. At kapag ako may nakikitang aklat, nako, sabi nga nila, nire-revise na yun. Ang ginagawa ko, mga katagay, sinisinop ko pa talaga yun para lang talaga hindi masigaan o kaya hindi maitapon. Kalang talaga ako, mga katagay, lokaret, pero marami na aklat na nabasa yun. Pero bakit yung aklat na nanggagaling sa eskwelahan noong college ako, hindi ko man lamang napagtyaga ang basahin. Magbabasa lang ako ng aklat nun, mga katagay, kapag may reporting. At ako yung mismo yung magre-report pa, ha? Minsan nga, mga katagay, bukas na yung report ko. Ngayon ko palang babasahin. Ang gusto ko lang naman kasing binabasa, yung mga kwentong pambata. Kaya naman, mga katagay, nag-i-enjoy ako sa aking ginagawang mga instructional materials. Abay, kasi nga pambata, ire. Mas madali pang intindihin, yung aklat. Nung college ako, napakasakit sa ulo. O, eto na nga, mga katagay. Natapos ko na. Bukas ko na yan babalutan ng plastic. Maraming salamat sa panonood.